our souls. One day there'll be no more children longing for home. One day when the kingdom comes right here where we stand, we will see the promised land. One day there'll be no more lives taken too soon. One day there'll be no more need for a hospital room. One day every tear that falls will be wiped by His hand, and we will see the promised land. Skin won't cause a divide. One day we'll be family standing hand in hand, and we will see the promised land. We will see the promised land. Hallelujah. There will be healing from this heartache we've been feeling. We'll sing in the darkest night, cause we know that the light will come, and there will be healing. Hallelujah. Oh, yeah. I believe there will be healing. Hallelujah. One day every knee will bow, every tongue will confess. One day when our tired and weary bones find their rest. One day when the power of evil's brought to an end, we will see the promised land. We will see the promised land. One day there'll be no more waiting left for our souls. One day there'll be no more children longing for home. One day when the kingdom comes right here where we stand, we will see the promised land. One day there'll be no more lives taken too soon. One day there'll be no more need for a hospital room. One day every tear that falls will be wiped by His hand, and we will see the promised land. Our skin won't cause a divide. One day we'll be family standing hand in hand, and we will see the promised land. We will see the promised land. Hallelujah. There will be healing from this heart.
every tongue will confess. One day when our tired and weary bones find their rest. One day when the power of evil's brought to an end, we will see the promised land. We will see the promised land. Hallelujah. Children longing for home. One day when the kingdom comes right here where we stand, we will see the promised land. One day there'll be no more lives taken too soon. One day there'll be no more need for a hospital. One day every tear that falls will be wiped by His hand, and we will see the promised land. Hallelujah. Our skin won't cause a divide. One day we'll be family standing hand in hand, and we will see the promised land. We will see the promised land. Hallelujah. There will be healing from this heartache we've been feeling. We'll sing in the darkest night. Every tongue will confess. One day when our tired and weary bones find their rest. One day when the power of evil's brought to an end, we will see the promised land. We will see the promised land. Hallelujah. Hallelujah.
Welcome to our online Sunday service. To fully enjoy the experience and maximize our fellowship with each other, here are some simple guidelines. Please share the link of our Sunday live streaming on your Facebook account so that we can reach out and connect to more people. Also, we can be interactive during our online preaching. You can share your thoughts in the comment box or simply click the light sign or heart sign to let us know that you are watching. Every Sunday at 9 a.m., we will be having our silent time wherein we will be devoting a few minutes to be in the spirit of prayer before we start our worship service. During this, we will be praying for specific prayer points that will be flashed on our screens. We can also check the comments section to see some of our friends' personal prayer requests so that we can include them in our prayer. Stay connected! We are encouraging everyone to join our regular online life group fellowships facilitated by our life group leaders. Let's continue to encourage one another during this time. Donations for the COVID-19 relief are welcome. For those who want to help, please coordinate with our church treasurer, Sister Hilda Bakani, on Facebook or contact her at 0917-579-4605. Thank you in advance for those who are willing to help. For tithes and offerings, you may send them via online bank transfer. For more details of our bank account, again, please connect with our church treasurer, Sister Hilda Bakani, on Facebook or contact her at 0917-579-4605. For those who couldn't do online banking at the moment, we are encouraging you to consecrate the tithes and offerings so that you may give them after the quarantine. Please join us for our prayer bond daily between 7 p.m. to 9 p.m., which we can do individually or as a family. We will start by declaring Psalm 91 out loud, followed by a prayer specifically for our COVID-19 related prayer points. That's all for our announcements, and if you have missed out on anything, please wait until the end of our online service as we will be giving a recap of these. With that, we will now be starting our program. Let's welcome the presence of the Lord with an expectant heart and be ready to give our all-out worship. Good morning, church. It's another Sunday where we can continually praise and worship our magnificent God. And though what is happening around us seems to be magnified as big and dominating, that it has even reached a global scale. But let us be reminded today that our God is bigger. Amen? He is so amazing that He used merely words to create the world. He raised a dead man to life. He calmed the raging storm. He
turned water into wine. He has thunder in his footsteps and lightning on his fist, and yet he softly breathes life into you. And yes, that is how awesome our Lord is. So let us not be quick to forget that he is still all-powerful in this world. So this morning, let us magnify nothing and no one else, but only our great God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. All the time, you are good, you are good.
are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation is on, from generation to generation, we worship you. His holy name.
here, and my time has come. Still my soul will sing your praise unending.
Magandang umaga po muli sa bawat isa. Isa pong karangalan na muli tayong magsama-sama sa pakikinig ng salita ng Diyos at sa pagsamba sa ating Panginoon sa Espiritu at Katotohanan. Binabati po natin ang lahat ng mga taga Life in Christ Family Church, lahat po ng mga inanyayahan po natin, lahat ng mga bisita, lahat ng mga kaibigan, mga kamag-anakan, mga kapitbahay. At sa umaga pong ito, tatalakayin po natin ang pagpapatuloy ng ating pag-aaral mula po sa Proverbs chapter 30 verses 24 to 28.
nung nakaraang linggo ay tinalakay na po natin yung verses 24 and 25. Yung verse 24 ay nagsasabi na merong apat na bagay sa ibabaw ng mundong ito na napakaliliit, subalit ang sabi ng Biblia, sila'y lubhang matatalino. Bakit kaya? Ano ba ang matututunan natin sa mga bagay na ito, sa mga hayop, maliliit na mga hayop na ito? Sa umagang ito, tatalakay naman natin yung sa verse 26. Yung sa verse 25 nung nakaraan, mga langgam ang nagturo sa atin at tinuruan tayo ng mga langgam kung papaano po tayo maghanda. These are lessons on preparation. This morning, we will be handling or they will be teaching us lessons on protection. Pero hindi mga langgam naman ang magtuturo sa atin. Ang mga magtuturo sa atin ay mga hyraxes or conies kung tawagan. Ano po ang mga hyraxes or conies? Parang sa Tagalog po, kapag tinignan mo yung verse na ito, ang ginamit pong salita ay koneho. Pero basahin po muna natin ang ating teksto sa umagang ito. Ang sabi po sa Proverbs 30:26, hyraxes are creatures of little power, yet they make their home in the crags. Sa King James Version naman, ganito ang nakasabi, the conies are but a feeble folk, yet make their houses in the rocks. So bago po natin talakayin ito, tayo lamang po ay mananalangin para ating ihabilin sa Panginoon ang ating pagtalakay ng kanyang mensahe sa umagang ito. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo, humingi kami ng tulong, gabay, karunungan, at hayaan po ninyo na ang lahat ng aming mapag-aaralan sa umagang ito ay magsilbing kalakasan sa bawat isa sa amin, magsilbing karunungan para sa amin, lalo na sa mga panahong ito na kailangan po namin hindi lamang ang paghahanda or preparation, kung hindi kailangan po namin ang proteksyon, lalo na ang proteksyon na nanggagaling sa inyo. Hayaan po ninyo ng yung mga salita'y maging kapakipakinabang sa amin, and may we not be hearers only of your word, but doers of your word. And bless your word in the hearts of your people this morning. In Jesus' name, bless us, O Lord. Amen. Praise God. Ipagpapatuloy po natin. So ito pong mga hyraxes or conies, na kung sa Tagalog ay koneho, ito po ay mga hayop na maliliit na para kang nakakita ng dagang mataba na malaki na halos lumaki pa ng kaunti sa pusa. Pero ito po ay nasa anyo din ng isang koneho o rabbit, pero ang pagkakaiba lang, ito ay may maliit na tainga at ito po ay walang buntot na kagaya po ng koneho. At makikita po natin na ito ay hinambing po doon sa mga tinatawag na groundhog. Ito yung mga maliliit na baboy na kung saan ay makikita po natin itong mga baboy ay wala pong kakayahan. Parang ganun yung kanilang mga paw, wala silang kakayahan upang bumungkal ng lupa. Hindi kagaya ng rabbit, hindi kagaya ng mga daga na kung tawagin natin, magugulat ka, nasa kabila na pala siya, meron siyang sariling tunnel, meron siyang sariling kuweba, pero eto pong mga hyraxes na ito ay walang kakayahan para gawin po yun. Kaya ang ginagawa po ng mga ito, dahil wala silang kakayahan para gumawa ng sarili nilang bahay, sila po'y naghahanap ng mga malalaking bato na merong maliliit na butas, at doon po sila pumapasok at ginagawa nilang kublihan or tahanan itong mga maliliit na butas ng mga malalaking bato upang sila ay magkaroon ng tinatawag na siguridad. Hindi rin sila masyadong lumalayo doon sa mga batong yon, sapagkat kapag sila'y kumukuha ng pagkain, kailangan po malapit sila doon at para madali silang makapasok muli, or else makakain po sila ng mga predators po nila. Ang isa pa palang katangian ng mga ito, sapagkat kuminsan po sa isang kuwebang maliit, nagkakasya po sila mga 20, 30, ganun sila karami na nakatira doon.
Ang ginagawa nila habang sila lumalabas at naghahanap ng pagkain, meron silang inilalagay na isa sa kanila na nagbabantay. At kapag may mga dumarating na kaaway or predators or pwedeng kumain at pumatay sa kanila, ito po'y nagbibigay ng hudyat upang silang lahat ay madaling makapasok doon sa kanilang mga lungga upang magkaroon sila ng siguridad. At sa umaga pong ito, marami tayong matututunan sa mga hayop na ito, sa mga tinatawag nating mga rabbits na ito o mga koneho. At sa umaga pong ito, ahayaan po natin na lessons of protection, ito po yung pinaka tema natin o ito po yung ating pag-aaralan, at nawa ay makakuha tayo ng maraming karunungan, wisdom from Hyraxes, especially or regarding our protection. Okay, ang unang leksyon na nais ko pong makuha natin sa pamamagitan nitong mga konehong ito ay yung pagpapakumbaba. Be humble and wise. The word humble ay nanggaling sa original na Latin word which is humilis. Nang ibig sabihin ay low, L-O-W. Ito rin ay nanggaling sa salitang Griego na patenov. Ang ibig sabihin ay low in heart, meaning mababang loob. At naalala kong bigla, noong nakaraang Lunes ay tinalakay din po natin ang word na humility sa mga leaders po natin nung nagkaroon po kami ng mentoring, at ang naging biblical basis or ang ating naging biblical definition for humility is a conscious awareness of our utter, complete, and absolute dependence on Jesus Christ and not on ourselves. Ang ibig sabihin, hindi tayo magdidepende sa ating sarili dahil wala tayong dapat maipagmalaki sa ating sarili o sa ating kakayahan o sa ating kalakasan. Kagaya ng mga kuneho, dahil wala silang maipagmamalaki, wala silang pangil, wala silang matatalim na kuko, wala silang mga pakpak, hindi sila kagaya ng mga agila o ng mga leon, ay mahinang-mahina po sila, at dahil wala silang kakayahan upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili, ang proteksyon po nila ay sa pamamagitan ng mga malalaki at matitibay na mga bato na kung saan ang mga butas nito, doon sila naninirahan upang kapag sila'y nasa loob ng butas na ito, walang anumang predator, walang anumang malalaking hayop ang pwedeng kumuha, manakit sa kanila, kumain sa kanila, o lumapa sa kanila, sapagkat doon ay meron po silang tinatawag na proteksyon. Okay, sa Proverbs 11 verse 2 ay mababasa natin, when pride comes, then comes disgrace. When pride comes, comes disgrace. But with humility comes wisdom. Sa pamamagitan daw po ng pagpapakumbaba ay dumarating ang karunungan. May karunungan sa pagpapakumbaba o sa pagiging mababang loob. Kaya nga, ang Biblia po ay malinaw sa kanyang itinuturo. Ang sabi po, for those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Pareho nating makikita itong verse na ito sa Matthew 23 verse 12, Luke 14 verse 11, Luke 18 verse 14. Anong ibig nating sabihin dito? Ang ibig nating sabihin dito, ang Biblia mismo o ang Diyos mismo ay nagtuturo sa atin na dapat na ang tao ay maging mapagpakumbaba. Sapagkat yung nagpapakumbaba ay itinataas ng Diyos, at yung nagmamataas naman po ay binabagsak ng Diyos. Ito ang katotohanan nito. Minsan po nagulat ako, nagkulangan ng karunungan ng isang tao. Hindi na lamang niya naisip ang kanyang kapakanan, hindi niya inisip na wala siyang kalaban-laban. Nanunood po ako ng news sa television, maya-maya ay meron pong nakamotorsiklo na dadaan sa checkpoint, at siya'y pinara, nakashort siya, wala man lang siyang helmet, wala man lamang siyang takip or mask sa kanyang bibig,
for protection. And then suddenly, nung siya'y pinahinto, pinababa siya sa kanyang motor, ang sabi niya dun sa police, padadaanin mo ba ako o hindi? Ang tapang-tapang niya. Para bagang siga siya. Ang yabang-yabang niya. Parang may kaya siya. E samantalang meron pala siyang nakaipit na maliit na baril sa kanyang likuran, pero hindi niya inisip na itong mga police, ang nakita ko doon eh, at least sa video, ay apat na police na nakatingin sa kanya at mahahaba, malalakas ang kanilang mga baril. At ang sabi lamang niya doon sa pumara sa kanya, padadaanan mo ba ako o hindi? Eh natural po, hindi siya padadaanan, hindi sila magpapadaan sapagkat kailangan kausapin muna siya, bigla po siyang bumunot. Natural po, naunahan siya. Hindi ko alam kung namatay siya, pero natumba siya kagad sapagkat wala siyang kalaban-laban. Dito ay makikita natin ang init ng ulo, ang kayabangan, ang pagmamalaki ay hindi nagdudulot ng mabuti. Pero ang ating pinag-aaralan dito ay kabaliktaran nun. We are talking about humility. At ang Biblia po ay malinaw sa kanyang pagtuturo. In Proverbs 29 verse 23, ang sabi ganito, pride brings a person low, but the lowly in spirit gain honor. Gain honor. Ang sabi din ng Proverbs 3:24, he mocks proud mockers, but shows favor to the humble and oppressed. Yung pong mga nagpapakumbaba, people with lowly in spirit, people who are humble, people who sees themselves na parabagang wala naman ako dapat ipagmalaki, wala naman, hindi naman ako dapat na magyabang, eto po ay nire-reward ng ating Panginoon. Siyempre, ang reward ay hindi naman kaagad-agad sapagkat meron pong sariling orasan. May timing ang Diyos. In Isaiah 2:12, it says, the Lord Almighty has a day in store for all the proud and lofty. Ano yung lofty? Mapagmataas. For all that is exalted, they will be humbled. Ang sabi, ang Panginoon daw ay may sariling araw para doon sa mga mapusok, mga mayabang, mga mapagmataas, mga hambog. Ang sabi, and they will be humbled. Sila'y ibabagsak. So merong araw ang Diyos para sa kanila. Ang sabi ng Job 8 verse 7 ay ganito, your beginnings may seem humble. Sa mga nagpapakumbaba naman ito. So prosperous will your future be. Sa pasimula, sabi niya, ikaw ay mababa sapagkat ikaw ay nagpapakumbaba. Pero darating ang araw, ikaw ay pagpapalain. You will be prosperous, sabi niya, in the future. In Isaiah 2:17, ang sabi po, the arrogance of man will be brought low and human pride humbled. The Lord alone will be exalted in that day. Sabi po, the arrogance, ang ibig sabihin, yung maangas, yung hambog, yung palalo, yung mayabang, yung mapagmataas, ang sabi niya, na tao, sabi niya, will be brought low, ibababa, ibabagsak sila. Anong sabi? Human pride humbled. The Lord alone will be exalted in that day. Ayon, alam po ninyo, wala namang ibang pinakamataas at pinakamakapangyarihan kung hindi ang Diyos. Kaya ang sabi po ng Isaiah 12:17, on that day, when the arrogant, when the prideful people, yung mga mayabang, mapagmataas, mga palalong tao ay ibabagsak ng Diyos, ang sabi niya, walang ibang maitataas kung hindi ang Diyos lamang. Kaya ang makikita po natin na pagtuturo sa umagang ito, mahalaga po. Paulit-ulit, tatlong beses sa book, sa Gospels po, ay binanggit po na yung biblical principle na yon, yung nagmamataas ay binababa o binabagsak, at yun namang nagpapakumbaba ay tinataas ng ating Panginoon. Pangalawang katotohanan about protection,
ang makikita po natin is acknowledge our own spiritual weaknesses. Yung humble po, ang isang susi para ang tao ay maging humble is to acknowledge his own weaknesses, especially his spiritual weaknesses. Alam po ninyo, yung mga hyraxes are wise enough to realize their weaknesses. They know themselves. They know their limitations. Yet, they are wise, ang sabi po ng Bible. Why? They are wise enough to be humble. They are wise enough to realize that they are no match to their predators. Therefore, they go to the place of refuge God has provided them. Alam po nitong mga kuneho ang kahinaan nila, kaya hindi sila nakikipagsabayan sa kanilang mga kalaban, at dahil po rito, sila'y tumatakbo na lamang sa kanilang mga kuta, malalaking mga bato, para po sila ay magkaroon ng tinatawag na kaligtasan. My dear friends, this morning, let us acknowledge our own spiritual weaknesses. Let us not have confidence in our flesh. For I know, ang sabi po ng Bible, for I know that in me, Romans 7:18, for I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. Yun po ay sa King James Version. Basahin naman natin itong Romans 7:18 uli. Dito po sa NIV Version, ang sabi niya, for I know that good itself does not dwell in me, that is, in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. Ang sabi po. Anong sabi rito? Sa aking sarili, wala akong magawang mabuti. Yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Sapagkat ang sabi niya, in my sinful nature, ang sabi niya, there is no good that dwells within me. Sa sarili ko, sabi niya, wala namang naninirahang mabuti. Dahil ako ay makasalanan. So, mahalaga po sa tao na ating kinikilala kung sino tayo, ang ating kahinaan, na tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Mahalaga po na alamin natin at totoong kilalanin ang ating mga sarili, sapagkat tayo ay mga taong mahina at tayo po ay makasalanan, at kailangan po nating isuko ito sa ating Panginoon. We need to acknowledge that we are all sinners and that we need a Savior to forgive us of our sins. Ang sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So number two is acknowledge our own spiritual weakness. Number three, take refuge in the rock that God has provided for us. Sino po ang ating bato na kung saan kanino tayo pwedeng maglagak ng ating pananampalataya o tayo ay magtago bilang ating tanggulan? Ito po'y walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Opo, yes, the hyraxes o yung mga kuneho, yes, they are weak, but they are wise that they take refuge in the rock provided by God. Alam po ninyo, yung pong yung refuge sa Tagalog, ang ibig sabihin ay silungan, kublihan, o tanggulan. Refuge means it is a shelter of protection in times of need, in times of danger, against enemies, and from predators and from enemies. So, let us take refuge in the rock that God has provided us for. At ang batong ito po ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Anong leksyon ang matututunan natin sa mga kuneho or hyraxes sa umagang ito? Hindi po tayo malakas. Tayo'y mahina.
Tayo may limitasyon, tayo'y makasalanan, at dahil doon, kailangan natin ng remedyo. Kailangan tayong humanap ng masasandalan, masisilungan, para tayo'y magkaroon ng proteksyon. At sa umaga pong ito, nandito po ang ating Panginoong Jesucristo. Nakahanda po siya upang tayo ay kanyang payungan. Tayo po siya maging ating kublihan. Siya po ang ating maging pinakamalakas na bato upang tayo po ay hindi magapi at hindi tayo matalo ng ating kaaway na ang Diablo. Ano ang sabi ng Proverbs 22 verse 3? The prudent. Ano yung prudent? Yung maingat, yung matalinong tao. The prudent see danger and take refuge. But the simple keep going and pay the penalty. Yun daw pong matalino, yun daw pong maingat, kapag nakita niya yung panganib, siya po'y naghahanap na ng kublihan. He takes refuge, ang sabi po. Pero yung hindi matalino, yung hindi nag-iisip ng maayos, mga kapatid, sila po'y nagpapatuloy sa kung ano kanilang ginagawa at binabayaran po nila kung ano yung mga consequences ng hindi nila pag-iisip at hindi pagiging matalino at hindi paghahanap ng kublihan po nila. Kaya nga, ang sabi po ng Psalms 62 verse 7 and 8 ay ganito. Pakinggan po ninyo, napakahalaga. Ito'y lalo na para sa ating mga Kristiyano. My salvation and my honor depend on God. He is my mighty rock, my refuge. Ang sabi niya, siya ang aking kaligtasan ay nakadepende sa Diyos. Siya ang aking malaking makapangyarihang bato. My refuge, siya ang aking tanggulan, siya ang aking kublihan. Ang sabi ng verse 8, trust in Him at all times. You people, pour out your hearts to Him. For God is our refuge. Paulit-ulit binabanggit po ng Biblia that God is our refuge. Anong ibig sabihin nito? Ito ang karanasan ng salmista mismo na nagsulat dito po sa ating binasang Psalm 62 verse 7 and 8. Anong ibig sabihin? Sa Diyos nakadepende ang kanyang kaligtasan. Siya ang kanyang matibay na bato. Siya ang kanyang tanggulan. Siya ang kanyang kaligtasan. Ang kanyang paanyaya sa lahat ay ibigay at ibuhos ang ating puso sa kanya at ilagak ang ating pagtitiwala hindi sa ating sarili kung hindi sa ating Panginoon. Amen. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Take refuge in the rock that God has provided for us, which is Jesus Christ. Number four, stay close to the rock. Maging malapit ka dun sa bato. Maging malapit ka sa Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Biblia, they are wise enough to take advantage of that which God has provided for their safety and refuge. Ang mga hyraxes o ito pong mga kuneho, sila po'y nagko-concentrate doon sa paggamit ng husto, doon sa ibinigay ng Diyos sa kanila na tahanan, walang iba kung hindi ang kanilang mga tahanan sa loob ng mga malalaking bato. They lack strength, so they don't rely on their own strength. They hide in the little caves and crags in rocks. And in that little hole, they are safe from much greater and stronger creatures. The other creatures, example, yung wolves, yung mga dogs, o yung mga eagles po, may be stronger than the hyraxes, but they are not stronger than the rock in which the hyraxes finds safety. And they are too large, and thus the enemies cannot get in where the hyraxes are hiding. Maliit yung butas, malalaki yung mga kaaway, hindi sila makapasok sa maliit na butas bago sila makapasok doon, bago sila makarating doon sa mga hyraxes, ang babanggiin muna nila ay yung malaking bato.
paano sila makakalaban sa malaking bato. E itong kanilang mga kaaway nasa loob lamang nung malaking bato sa pamamagitan ng mga maliliit na butas o maliliit na kuweba. Kaya nga po, itong mga hyraxes na to, hindi sila masyadong lumalayo sa mga mababatong lugar. They stay close to rocks. Mga kapatid, ano ang spiritual implication or application nito sa atin? Wala na pong pinaka-protektadong tao kung hindi yung tao na nananatili at malapit na malapit na malapit sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung nais natin ng tunay na proteksyon, tayo po'y sumandal, tayo'y kumubli, tayo po'y magpailalim at magpasakop sa ating Panginoon at maging malapit na malapit tayo sa Kanya. Huwag nating pababayaan yung spiritual lives natin. Patuloy tayong magbasa ng Biblia, manalangin, makipag-fellowship, magpalakas at hayaan po nating damhin natin madalas ang presensya ng Diyos. Manalangin tayo sa Kanya. At hayaan natin na tayo ay mahiga, maupo sa presensya ng ating Panginoon sapagkat sa Kanya ay meron po tayong protection. Ang sabi ng Psalm 91 verse 9 and 10 ay ganito. If you say, "The Lord is my refuge," and you make the Most High your dwelling, ang sabi, no harm will overtake you, no disaster will come near your tent. Ano po ang susi rito? Ano po ang condition dito? Ano po yung pinaka-key word dito? Refuge. If you say, "The Lord is my refuge." Tinignan ko po ito sa King James Version. Maganda po ang pagkakasalin sa King James Version ang sabi. Because thou hast made the Lord. Thou hast made the Lord, which is thy refuge. Ginawa ko ang Panginoon bilang aking tahanan, bilang akong aking lilim, bilang aking tanggulan, bilang aking kuta, ang sabi po ng salmista. At dahil dito, ang sabi niya, there is no plague that will come near me. There is no evil that will come near me, sabi niya. Wala akong dapat katakutan sapagkat ako'y nakakubli sa aking Panginoon. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, wala nang mauuna pa. O sa umagang ito, wala nang mauuna pa. Kung hindi tayo ay parating kumubli, tayo ay parating maging malapit sa ating Panginoon sapagkat ito po ang magbibigay ng protection sa atin. Number 5, rest in the rock provided for by God. Tayo po ay mamahinga sa ating Panginoon. Meaning, turn our weaknesses into strength by resting in the rock of ages. By resting in our Lord Jesus Christ. May kapahingahan kapag tayo po ay nanahan or nanatili sa ating Panginoong Jesucristo na siyang matibay nating bato at sandigan. Anong sabi ng Matthew 11:28? Come to me, all you who are weary and burdened. Anong sabi niya? And I will give you rest. Yun ang sabi ng Panginoon. Lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal, kayong mga nabibigatang lubha, ang sabi niya. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang ibig sabihin nito, sa Kanya ay may kapahingahan, Siya mismo ang ating kapahingahan. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kapatid, pagod na pagod ka na ba sa mundong ito? Pagod na pagod ka na ba sa iba't ibang uri ng mga pagsubok ng buhay, sa mga problema ng buhay, sa lahat ng ating kinahaharap sa buhay na ito? Ang sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin kung ikaw ay napapagal, kung ikaw ay nabibigat ang lubha. Ang sabi ni Jesus, and I will give you rest. Si Jesus at sa Kanya lamang tayo ay pwedeng magkaroon ng kapangyarihan. Kaya nga po ang totoong Kristiyano na tumanggap sa Panginoong Hesukristo, parati siyang may kapayapaan. Meron siyang kagalakan. Ano man ang dumating na bagyo, ano man ang dumating na hunos, ano man ang dumating na sitwasyon sa buhay,
nakasandal siya. Meron siyang kapayapaan. Meron siyang katiyakan. Alam niyang hindi siya pababayaan ng kanyang Panginoon. Siya'y nakasandal at namamahinga sa kanyang Panginoon. Kaya po si Jesus ay pinadala ng Ama, hindi lamang upang tayo iligtas, upang tayo po ay magkaroon ng sandalan, magkaroon po ng batong nananatiling malakas na siyang magiging kublihan natin. At doon sa loob ng batong ito, tayo ay pwedeng manahan. Tayo po ay pwedeng magpahinga. Next, see our weaknesses as an opportunity to rely upon God's power. Kailangan makita natin ang ating mga kahinaan bilang mga oportunidad para hindi tayo manghawakan sa kanila, kundi para tayo ay manghawakan sa ating Panginoon. Para bang sinasabi mo, wala naman akong pwedeng ipagmalaki. Hahanap na lang ako ng pwede kong ipagmalaki. Hindi ko naman kaya. Hahanap ako ng may kakayanan upang ako ay tulungan at ipagtanggol. So meaning, do not lament your weakness. See it as an opportunity to rely upon the infinite power of God. There is no need to fear our enemies when we take refuge in God's provision for safety. Wala tayong dapat ikatakot kapag tayo po ay nakasandal, kapag tayo po ay nangahawakan doon sa seguridad na ibinibigay ng Diyos kung tayo po ay nananahan sa ating Panginoong Jesucristo. So we too have an enemy that in such stronger that we are than we are, but when we rest in the safety of the Rock of Ages, we are safe and secure and nothing can harm us. Do not trust in self and assume that we can handle our adversary in our own. Mga kapatid, huwag tayong sumandal sa ating mga sarili, sa ating kakayahan na parang sa tingin natin ay kaya na natin. Pagmamalaki natin, mature na ako. So matibay na ako, mga kapatid. Tuso po ang kaaway. Kung minsan hindi mo alam kung kailan akala mong malakas ka, mas malakas pala siya sa iyo dahil mas pinaghandaan ka niya. Pero ano ang sinasabi ng 2 Corinthians 4:7? Ganito po. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. Anong sabi? The excellency of the power may be of God. The excellency of the power is of God. It is not of us. Yun ang sabi ng King James Version ng 2 Corinthians 4:7. Ang sabi niya sa NIV ay ganito. But we have the treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. The surpassing power is from God and not for us. Huwag tayong magyabang. Huwag tayong manghawakan sa ating sarili, katalinuhan, pinag-aralan, kakayahan, mga koneksyon, mga posisyon, mga pananalapi, yung kakayanan sa buhay. Mga kapatid, ang kapangyarihan, ang sabi ng ating binasa, all surpassing power is from God and not from us. So ang Diyos ang tunay na makapangyarihan. In Psalm 84, verse 5 and verse 7 ay ganito ang ating mababasa. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on pilgrimage. Ano sabi? Blessed are those whose strength is in you. Ang kanilang kalakasan ay sa inyo, Panginoon. They go from strength to strength till each appears before God in Zion.
In God have I put my trust. Ang sabi po ng Psalm 56 verse 1. In God have I put my trust. I will not be afraid what man can do unto me. Inilagak ko ang aking pagtitiwala sa Diyos. Ang sabi niya, hindi ako dapat matakot. Ano ang kayang gawin ng tao sa akin? And lastly, 2 Corinthians 12:11, ang sabi po, therefore, I take pleasure in infirmities. Infirmities, ito yung weakness. For when I am weak, then I am strong. Again, I was reminded of the song. Anong sabi nung awit? Doon sa lahat ng mga tao, lalo-lalo na mga Kristiyanong nananalig, umaasa, at naglalagak ng kanilang pananampalataya, pagkapit sa ating Panginoon. Ang sabi ng awit, and now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Ano sabi? Because of what the Lord has done for us. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Again, why? Because of the power and what the Lord has done for us. At dito po ako magwawakas. Number 7, we need to thank God for the cleft of the rock He has provided. We have to thank God for the rock that He has provided. Kailangan po nating pasalamatan ng Diyos doon sa bato sa ating Panginoon na Kanyang ipinadala, na Kanyang ibinigay para sa atin. Ang sabi po ng 2 Samuel 22 verse 1 to 4, and David spake unto the Lord, and the word of this song in the day that the Lord has delivered him out of the hand of all his enemies and out of the hand of Saul. And he said, the Lord is my rock and my fortress, my deliverer, the God of my rock. In him will I trust. He is my shield and the horn of my salvation, my high tower, my refuge, my savior. Thou savest me from violence. Verse 41, I will call on the Lord who is worthy to be praised. Wow! Kaya nga po, uulitin ko lamang yung awit, yung kompletong bahagi ng awit. Ano ba ang unang bahagi ng inawit ko sa inyo? Ang title ata nun is Give Thanks. Ang sabi niya, Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. You can sing with me. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mga kapatid, pasasalamat sa Diyos.
ang kailangan nating ibigay sapagkat sa ating sitwasyon, sa ating kahinaan, sa ating kawalan, sa ating limitasyon, siya naman ay nagbigay ng kanyang bugtong na anak. Ano ang sinasabi ng ating binasa? Ang tindi po, "The Lord is my rock." Sabi po, "The Lord is my rock and my fortress, my deliverer, the God of my rock. In Him I will trust. He is my shield and the horn of my salvation, my high tower and refuge, my Savior. Thou savest me from violence. I will call on the Lord who is worthy to be praised." Praise God. Panginoon, pagpalain po ninyo ang inyong mga salita na aming tinunghayan. Kagaya po ng mga hieroxes, kagaya po ng aming pag-aaral sa mga koneho. Wala silang pwedeng ipagmalaki, wala silang pwedeng ipaglaban, wala silang pwedeng pagsanggalang sa kanilang sarili. Subalit sa kanilang kahinaan, hindi ka nagkulang sa kanila. Binigyan mo sila ng malalaking bato na magiging mga kuta, magiging kublihan, magiging proteksyon nila. Kung sila na maliliit na hayop ay kinalinga mo at binigyan mo ng proteksyon, kami pa kaya na hindi mo pinagkait ang iyong bugtong na anak dahil sa laki ng iyong pagmamahal sa amin para kami maligtas, para magkaroon kami ng proteksyon, ng provisyon, ng kapangyarihan mula sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Pagpalain mo yung mga salita sa aming mga puso. Patuloy mong palakasin ang aming pananampalataya sa iyo. Patuloy mong palakasin, Panginoon, ang bawat isa sa amin na anuman ang aming aharapin sa mundong ito, hindi kami dapat matakot sapagkat kasama namin ang Diyos. If God is for us, who can be against us? We are more than conquerors through Christ. Ang aming pagmamalaki hindi sa aming sarili, kung hindi sa iyo lamang. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga salita sa aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, kung tayo po ay pinagpala mula sa salita ng Diyos, gusto ko namang kausapin ang lahat po ng mga nanonood sa umagang ito na hindi pa po nasubukang magbigay ng kanilang buhay, mag-alay ng kanilang mga buhay, maglagak ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ito po ang araw ng inyong kaligtasan. Ito ang araw na itinakda at ibinigay ng Diyos upang kayo'y magkaroon ng pagkakataon na ang aming tinatamasa ay matamasa din po ninyo. Yung kayo'y magkaroon ng kapayapaan, ng kagalakan, hindi dahil sa kung ano kayo at meron kayo, kung hindi dahil sa Panginoong Jesucristo lamang. Kung ninanais mo, kapatid, na sa umagang ito ay pumasok si Jesus sa iyong puso, kung nais mo na magkaroon ng kasiguraduhan, proteksyon tunay mula sa Kanya, ng kapayapaan, ng kagalakan, higit sa lahat, buhay na walang hanggan, at proteksyon, kailangan mong buksan ang iyong puso. Kailangan mong tanggapin si Jesus sa iyong buhay. Gusto kitang tulungan sa panalangin kung nais mo. Pwede mong sabihin sa iyong sarili, wala naman akong ipagmamalaki. Ano ba ang makukuha ng Diyos sa atin? Yun nga, mahal na mahal tayo ng Diyos. Hindi siya naghahanap kung anong makukuha niya sa atin. Bagkos hinahanap niya tayo upang siya ang magbigay sa atin. Buhay na walang hanggan, proteksyon at kasiguraduhan. At magandang plano at layunin sa ating buhay. Kaya kung gusto mong tanggapin si Jesus ngayon, iyuko mo ang iyong ulo, pikit ang iyong mata, sabihin mo lamang ang ganito, "Panginoong Jesus, inaamin ko pong ako'y makasalanan.
humihingi po ako ng tawad. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking kasalanan. At binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap ko po kayo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Sa umagang ito, Panginoong Diyos, sa iyo ko po ibinibigay, ipinagkakatiwala ang aking buhay at ang aking pananampalataya at ang aking kinabukasan. Maraming salamat po. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lamang po ang mananalangin sa inyo. Panginoon, sa lahat ng sumunod sa panalangin, amin silang hinahabilin sa iyo. Huwag mo silang pababayaan. Madamanawa nila ang presensya mo, ang kapayapaan mo, ang kalakasan mo, ang kapangyarihan mo sa umagang ito. At anumang kailangan nilang himala sa kanilang buhay, Panginoon, magpakahayag ka. Gumawa ka ng himala sa kanila at patunayan mo na seryoso ka sa iyong pagmamahal sa kanila. Hinahabilin namin sila sa iyo. Huwag mo silang pababayaan. Gamitin mo kami. Gamitin mo ang aming ministry. Gamitin mo ang aming church. Gamitin mo ang aming mga kapatid. Gamitin mo ang mga nag-anyaya sa kanila, Panginoon, para kami po ay makahikayat at maalalayan namin sila sa kanilang pagkakilala sa iyo at sa kanilang paglago. Ito ang aming samod na langin. At sa lahat po ng mga nakinig, nanood sa umagang ito, dalangin ko po na sila yung pagpalain. Panginoon, ng isang buong linggo na naman na aming haharapin, lahat ng aming pangangailangan, ikaw po ang magkaloob. Lahat ng aming kalakasan na kailangan, ikaw ang magkaloob. Lahat po ng aming mga problema ang haharapin, kayo po ang tumulong sa amin. At higit sa lahat, ikaw po ang magpadama sa amin. Patuloy ng iyong presensya at ng iyong kapangyarihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much for watching. Thank you so much for worshiping with us. Thank you so much for listening to the Word of God. God bless you all. At hayaan po ninyo na ang kapangyarihan ng Diyos ay dumaloy sa inyong mga buhay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Remember when I was blind, and then your love opened up my eyes, and all the light that flooded my life. One day that I'm older, could you show me again? Oh, would you show me again? 'Cause when the storm
And loving was easy when it was all simple. And trusting was easy when it was all simple. And loving was easy when it was all simple. Hey, and trusting was easy when it was all simple. And loving was easy when it was all simple. And trusting was easy. Cause when the storm's out on the ocean.
I've known it from the start. And there's no space between the heavens and my